Hello guys, good day sa ating mga subscribers, sa ating viewers. Magandang araw sa ating lahat. Ito na guys, another update para sa ating mga inahing baboy. So far guys, maganda yung progress, no? As you can see, yung first batch natin guys na mga inahing baboy, yung apat, nanganak na silang lahat guys, no? Napakaraming beak dito guys sa brooding area. So i-check natin sila, no? Yung apat na inahing baboy natin. So ito guys, 13, no? 13 na beak ang na-produce ng ating inahin sa isang inahing baboy dito. Bakit yung kabila? So sa yung kuan pala nila guys, yung nag-separate sa kanila is yung baka lang. Ito, screen. Para lang ma-separate natin yung dalawang inahing baboy. Okay? So yun lang guys. Tapos may electric fence pa rin tayo para lang hindi gibain ng anay or ng inahing baboy. Kasi kung walang electric fence guys, kaya niyang ikuan yan. Kaya niyang lusutan, no? So dito sa kabila, so guys, 10. Ito. So 10 yung mga beak natin dito. Yan. So punahan natin yung kabila, no? Dito naman sa kabila guys, yun pa rin, no? Nakaseparate pa rin sila gamit yung ating screen. Yan. Tapos may fence pa rin tayo. Yan. So meron silang sariling parang kwarto guys. All wide. Yan. So dito sa gitna, dito guys, 12 yung beak natin dito. Yan. Tsaka dito sa kabila guys, yan, dito 11 yung na-produce niya na nakuan na beak. So all in all, no, lahat ng na-produce natin na beak sa apat na baboy natin, approximately around 45 pieces ng mga beak. So ang nangyari nito guys, meron silang sariling kwarto, kumbaga. Yan. So same pa rin yung setup natin nung nakaraan para maprotektahan natin yung mga beak guys, no? At saka yung inahing baboy rin. Minsan guys, kaya natin ginawa to kasi minsan pag may nahalo na biik sa kabila, parang tawag nito, binubugbog siya ng kwan guys ba, inahing baboy. So yan yung iniwasan natin, kaya nilagyan natin siya ng barrier dito. Tsaka safety din yung inahing baboy natin guys. Yan, safety yung pag kwan niya guys, pag re-recover. Yan. Kabila. So free range pa rin guys, no? As you can see, every ward niya guys, or every kwarto niya, mayroon siyang sariling free range area dito sa baba, pababa. So dito guys, para makita lang ninyo, yan. So itong kulungan natin, for example, ito siya, meron siyang sarili niyang free range area. Yan, para yung inahin natin makagala dito guys, papunta dun sa baba. Yan, ganun pa rin dito. Yan, siya nakakonekta. Para lang yan guys, maka-exercise yung ating inahin para sa recovery niya. Punta dun. Tapos ang purpose rin yan guys, para lang yung mga baboy natin guys, continuous yung growing, no? Yung para sa mayroon din kasing effect, yung maganda yung kanya guys, yung pag exercise or something like that. Na-observe namin dati guys, pag mayroon siyang preference area, mas mabilis yung recovery ng ating inahing baboy compare mo sa nakakulong lang sa four corners.
Kumbaga. Tsaka yung mga bakery natin, guys, nakagala sila, guys, no? Free sila na manggala-gala. And may instinct naman yung mga bake, guys. Automatic sila pumupunta dun sa nanay nila. So yun yung na-observe namin. So yun. Yun ang progress natin ngayon, guys, no? Mayroon tayong apat na inahing baboy na sawa ng Diyos, sawa ng Panginoon, no? Healthy yung pagpanganganak nila. So apat sila, guys. Maganda ang production natin ngayon. So hopefully yung next batch natin ganito rin, no? Ganito rin yung kalalabasan nyo. So ito, so ikutin natin yung area nila, guys, para may idea tayo, no? Yan. So dito pababa sa slope na to, pababa may nilagay tayo na wire punta dyan sa baba. Dating dito, guys, minount lang natin siya sa puno ng kwan, guys, oh. Sa Bisaya ito, guys, alum-alum. Yan. Ganito lang. Punta doon. Sa kabilang side. Tingnan nyo, guys, oh. Nasa taas lang yun sila. Dito. Saka yung boundary niya para sa kabilang kulungan, ito. Simple lang, guys, yung setup. Ayan. So, dyan. Kung magtatanong kayo, guys, kung kaya bang gibain ng inaing baboy natin ito, kung wala tong kuryente, guys, kaya. Pero, as for the moment, no, hindi talaga nila yan gagalawin kasi trained na sila na may kuryente. So nagugulat yan sila. So sensitive na yung utak nila, guys, sa wire. So pag nakita nila na may wire, lalayo na yan sila. Hindi na nila gigibain. So dito rin sa kabila, mayroon tayong separator. Yan. So nilagyan talaga natin, guys, purposely ng free range. Kahit na maliit lang area, nagalaan yung ating mainahin for the reason na mas maganda na mayroon silang magalaan para sa recovery ng katawan nila. Yan. Sila, guys, oh, manganda nila, guys, tingnan, no? Simpleng pagbababuyan lang to, guys. So wala namang sikreto dito. So simple lang talaga yung discard natin sa ating pagbababuyan. Ang unique lang ng way namin is naka solar electric fence kami compare sa traditional na pagbababuyan. So yun lang naman yung kaibahan. Pero yung pag-aalaga ng baboy, yung backyard na pag-aalaga ng baboy, same lang, guys, same lang. Wala namang special, no? Ginawa lang namin siyang electric, solar electric fence for a reason na namamahalan kami dati sa pagpagawa ng bahay talaga ng baboy. Yung may concrete na ganito, na may tawag niyan, malalaking gasto talaga, guys. So ginawa namin para ma-minimize yung gastos since start up pa lang tayo. So ginawa natin ganito na lang, and so far so good naman, kaya tinuloy-tuloy natin, no? So yun. So guys, yan lang muna, no, yung update natin sa baboyan natin. At i-check natin yung another batch ng ating baboy. And stay tuned para sa mga updates. And yes, yun. Stay healthy, no? And see you sa ating next update. Peace out.